Alam niyo yung bagay yung itsura ng mga products nila sa brand name, which is Chuchu. In fairness, doon na naman ako. Naalala ko bigla, Sailor Moon. Hindi ko alam kung bakit. Oh, yan, dali niya i-blend. Ganun lang. Ganda. Wala na akong masabi. Parang may ganito kung naalala nun na product na binibili ko sa National Bookstore. Okay guys, may nanalo na. Kapag isa-swatch nyo kasi, kasi. Guys, ang ganda! Halata na merong mga nagsisettle na product. And hindi ako nag-expect kasi gusto ko talagang malaman kung ano yung magiging first impressions ko. Hello everyone! Welcome back to my channel and for today's video. Today's video guys is a first impressions video ng new local brand that is so cute. The brand is Chuchu Beauty. So first impressions ko talaga when they sent me this PR package is one word. As in ang cute. From brand name to the products, so cute. Alam niyo yung bagay yung itsura ng mga products nila sa brand name which is Chuchu. And nung chinek ko rin guys yung price list nila, it's very affordable. Sobrang pasok sa budget nating mga Pinays. And syempre kahit this was sent to me guys, alam niyo naman na honest reviews tayo. Gusto ko pa rin malaman kung kahit pa mura siya is okay ba yung performance ng products. Ang dami nila pinadalang products sa akin and I think ito yung first release nila na in fairness ha, for a first release for a local beauty brand, marami na kagad silang iba-ibang mga products na nilabas. I feel like talagang pinaghandaan nila tong brand na to. So available sila sa Shopee and sa Lazada. So lahat ng links ilalagay ko na lang sa description box. Okay guys, so as you can see, wala pa akong kilay. So, unahin natin yung pangkilay ng Chuchu Beauty. So, this is their Skinny Brow Pencil and it only cost 149 pesos. Guys, na-amaze ako kasi sobrang budget-friendly, lalo na first release nila to. So, ito yung itsura ng kanilang packaging, as in literal na skinny, as in ang payat talaga. So, on the other end, syempre merong spoolie which I love. Ako, mas gusto ko talaga yung meron ng spoolie na pangkilay. And sa kabilang end, of course, is yung product which is so skinny. As in, literal na ang payat. But, ang kagandahan kapag skinny or ganito nga manipis yung tip kapag pangkilay is you can be precise. So, ito si medium brown, ito si choco brown, and ito si gray brown. So, for me, parang pwede naman sa akin si choco brown and si gray brown. Pero, I might go for gray brown. Parang ito rin yung kanilang bestseller so far. Looking at their Lazada store. So, ang gagawin ko guys, since skinny pencil siya, I will use it to mimic the hair strands of my brows para tingnan natin kung gaano niya kakaya yung natural look and kung gaano siya kadali gamitin. So mag-start muna ako dito sa kilay na to. Ang ganda ng kulay nito guys kasi sobrang kakulay siya ng buhok ko talaga sa kilay. Literal. Tapos ang maganda rin, hindi siya super fragile kasi kinakabahan ako sa sobrang nipis niya. Baka mamaya konting ganun ko lang sa kilay ko ay bigla na siyang maputol. Pero hindi. As you can see, matibay siya. Ang kagandahan din guys, kapag ganitong super skinny na pencil, if you're a beginner and gusto mo lang very natural, gusto mong ma-achieve yung parang na-achieve ng brow pen, yung mga brow pen can be a little bit intimidating kasi sobrang pigmented niya kagad once you swipe it on your brows. This one, as in, you can be so conservative sa pag-apply sa kanya, as in, unti-unti, ganyan. Tas very natural. Sobrang soft nung, ano niya, finish on the eyebrows. As you can see, ang dami ko ng pag-drawing ng strands, pero hindi nyo pa rin ma-distinguish which ones are the product and which ones are the real hair. In fairness, ito na naman ako. Just so you can see the difference, ito yung meron na with just the technique of mimicking my brow hair strands and ito yung wala pa. So, very, very natural as in you can achieve that natural look. And no wonder, ito yung parang bestseller nila, I think. Oo, alam niyo yung ratings ito sa Lazada as in 5 over 5. So, gagawin ko lang yung sa kabilang brows. Okay, so there you go. Alam niyo, sobrang bet ko siya. Number one, gusto ko yung formulation niya na sobrang tibay ng pencil. Hindi siya yung basta-basta na puputol. Kasi, if I have to be honest, na-try ko na yung sa Vice Cosmetics na parang skinny rin nila na brows, na-try ko yun sa Sunny's Face. Parehas yun, napuputulan ako. Kaya kung napapansin nyo, hindi yun usually nakikita nyo na sinasuggest ko or nirecommend ko or sinasabi kong nagustuhan ko na brow pencil. Although, naghahanap talaga ako ng skinny brow pencil na okay. But this one, ang tibay-tibay niya guys. Mabigat yung kamay ko ha, lalo na when it comes to my brows. And hindi siya nasira sa akin, hindi siya naputol. Tapos na-achieve niya yung very soft, very natural, as in parang thread-like na strokes.
sa aking brow hair. And ang naalala ko sa kanya, guys, di ba ang favorite ko na pangkilay, yung sa Maybelline na I forgot what it's called, pero hindi siya skinny na tip. And ganito rin yung shade niya, kasi nagustuhan ko rin yun, hindi siya too warm, hindi siya too ashy. Same sila ng shade and parang same sila ng type ng formulation na nagustuhan ko, na hindi too waxy, hindi rin too soft. So, sobrang gitna lang. And feeling ko meron akong bagong favorite na skinny brow pencil. So far, natutuwa na ako. Now, let's move on sa pangalawang product na itatry natin, which is the ChuChu Beauty Color Bento. So, meron silang tatlong shades, tatlong different sets of shades, actually. Ito yung una ko napansin kasi sobrang cute. Parang bumalik ako sa pagka-teenager ko. It's so cute, it's so tiny, it's so handy, and it's just 349 pesos. So, ito, meron siyang eyeshadow palette, and then, when you open it, meron kang blush. For me, for 349 pesos, nasa affordable side pa rin siya. Kasi imagine me, 4 shades ka of eyeshadow and then meron kang blush. As in, full size ng blush, guys. So again, meron silang tatlong shades, guys. So ito si Peach Please. Ayan. So as you can see, meron peachy shades, may brown, and then may shimmer shade. And very peachy yung kanyang blush. And ang cute, may naka-deboss pa na CH. So the branding is really strong. And this one naman is Think Pink. Ayan. Tapos, oh, in-expect ko parang light pink. Pero very deep yung blush na nandito sa Think Pink na palette. And lastly, knowing me, dito ako pinaka-drawn. Ito si More Brown. Ang ganda ng mga shades. Super nice. Ayan, pati yung kanyang blush, ang ganda, grabe. I'm gravitating towards More Brown. Try natin tong shade na to. Ang ganda ng mga shades, ang ganda. Very smooth siya na hawakan, actually. And so, madali naman, madaling kumapit yung pigment. Ayan, there you go. Alam nyo, isang ano lang yun, isang swipe lang yan. Hindi rin tayo pwedeng mag-rely 100% sa swatch using the fingers, diba? Ang gagawin ko, paghaluhaluin natin yung mga iba-ibang shades, no? Para makita natin naman, hindi lang tayo kumuha sa isang palette. Parang gusto kong gamitin tong transition shade, itong sa Think Pink na palette, this one, yung light pink. Tap natin yung excess. Ayan, very subtle color. Parang kakulay halo siya ng balat ko. Parang very light shade lang siya. So, feeling ko mas okay pa rin yung brown tone as my transition shade. Dagdagan ko siya nito, guys. Itong nasa More Brown na palette. This one. Yung formulation niya, ayan o, as you can see kapag ginano nyo, may pagka-powdery siya. So, dapat tinatap niyo excess kung ayaw niyo na masyadong fallout. And it's something na you can build up. So, ako, yun naman din importante sa akin pag sa eyeshadow. Lalo na nga, simple lang ako mag-eyeshadow and hindi ko to expertise. So, gusto ko yung madaling gamitin. So, I feel like this is something na kahit beginners, hindi naman mahihirapan. May pagka-powdery lang for me, yung formulation. Pero, it doesn't mean na kapag powdery is hindi na siya maganda. May different techniques lang of how you can work around different formulations, just to be clear. So, ayan, very subtle yung ating transition shade, which yun naman talaga yung gusto ko kapag transition shade. So, next, itry natin itong shade na to from the Peach Please. By the way, guys, naalala ko lang, I'm not sure kung na-mention ko kanina, ChuChu Beauty is also paraben-free and cruelty-free. So there, very subtle lang, guys. Not too pigmented, and hindi din naman siya yung sobrang sheer. So, nasa gitna lang siya. So, ang nagustuhan ko is buildable naman siya. So, yun lang, may pagka-powdery. So, itatap nyo lang talaga yung as in excess na product sa brush. Try naman natin ngayon yung shimmer shade. Ito actually kay Peach Please and kay More Brown. Almost the same yung shimmer shade niya. Mas warm lang itong kay Peachy and mas cool ng kaonte itong kay More Brown. So, dito tayo kay More Brown. So, yun nga, ang sabi nila, try using your fingertips para dumikit talaga yung shimmer sa eyelid. So, yun yung gagawin natin. In fairness, dito sa shimmery shade nila, guys, hindi siya powdery, ah. Akala ko, since super powdery siya, like yung mga matte shades, ayan, as you can see, lumulubog siya. Ganun yung formulation niya. So, last na para sa ating eyeshadow, dadagdagan ko lang nito, pearly pink shade na shimmer shade. Lagyan ko yung ating inner corners. May napansin ako sa formula, mas okay nga itong formula na to kapag fingertips yung gamit nyo. Mas kumakapit siya sa fingertips kesa sa brush. Kasi nga, may pagka-creamy yung kanyang formula. Ayan o, mas kumakapit nga siya. Mas lumilitaw siya, guys.
So if you're going to use yung kanilang shimmer shades, mas okay ang fingertips talaga. Okay, so done na tayo with our very simple na eye makeup look. So ngayon, bago ko itry yung kanilang powder blush na kasama dito sa kanilang bento box, try muna natin yung kanilang multi-use heart stick kasi ito yung gagamitin natin muna as cream na blush para makita natin yung kanyang performance on its own kasi ito pwede nating topper. So meron silang 6 shades of the multi-use heart stick. Ang cute niya guys, as in literal na heart shape. Sobrang cute, as in naalala ko bigla yung Sailor Moon. Hindi ko alam kung bakit. Okay, so guys, and watch ko lahat ng 6 shades and in fairness ha, walang tapon sa lahat ng shades. Lahat magaganda. So this one is in the shade Coral Beat. So very corally talaga yung shade as you can see. This one is Peach Crush. This one is Soft Brown. Ito yung nangingibabaw sa akin na napupusuan kong gamitin ngayon. This one is Burnt Clay. Ang ganda rin ito. This is Berry Best and this is Rose Bouquet. Maganda no? Lahat ng shades parang wearable. Pero ang feeling ko na pinaka bagay sa ating look for today is in the shade Soft Brown. This one. Sabi nila you can apply this directly on your cheeks or lips. So itry natin yon. So I will try applying on the side muna. So, ganyan muna tayo. Oh! Oh, yung dali niya i-blend. Ganun lang. Gusto ko na hindi siya yung overly super duper pigmented na kailangan sobrang maingat ka kapag ina-apply mo. Like, as you can see, sinwipe ko ng ganun. And very buildable siya. Tapos, madali siyang i-blend. So, maglagay tayo dyan. So, pwede nyo siyang i-blend using your fingertips, pwede rin using a sponge, pwede rin naman using a brush. Pero ako, with fingertips, ang dali niyang gamitin. Try din natin on the side. Ang ganda ng formula niya kasi pag nag-set na siya sa skin, sobrang gaan guys. Kasi nang gaan niya sa skin, tapos hindi siya yung malagkit, hindi siya mabigat. Parang may a bit powdery finish siya, which makes it so light on the skin. So, this is something na marirecommend ko kung oily man yung skin mo. Kasi nga, hindi siya yung greasy sa balat. And try din natin si Burnt Clay sa lips. Pwede raw siya na directly mo na siyang ilagay sa lips sa parang lip stick or lip tint. Pero, syempre dahil ginagamit ko siya sa cheeks, gamitin ko yung kamay ko to apply. Ayan, ayan siya sa lips. Ang ganda rin itong shade na to. In fairness, lahat so far na-enjoy ko. Okay, bago tayo mag-move on guys sa next product, gusto ko lang i-try as topper itong blush sa More Brown na palette. Actually, looking at the mirror, parang okay na ako sa blush ko. Pero gusto ko lang i-try kung gaano ka-pigmented ito. Ganda rin kasi nung shade nito guys. Ayan, yung sa More Brown na blush. Ganda nung shade! Ganda. Wala na akong masabi. Ang ganda ng shade. Guys, if you're thinking of getting just one dito sa tatlo, sorry, bias ko talaga si More Brown. Ang ganda. Okay, so let's move on to the second to the last product. Honestly, ito yung pinaka nag-standout sa akin nung tinignan ko, binrowse ko yung kanilang profile, tinignan ko din yung PR package nila. As in, literally, gusto ko na siyang gamitin nung nakita ko siya, gusto ko na siyang itry, gusto ko nang husgahan. Kasi for me, it's a very genius product, lalo na guys, sa katulad ko, na lagi ako nag-ombre ng lips. Usually, gusto ko yung hindi lang as in isang flat na shade ng lipstick. Ang idea nito guys, is parang 4-in-1 siya na lipstick. Kasi sa isang product, may 4 shades guys ng lipstick. So parang pa-ombre siya as you can see. Ganyan yung itsura ng kanilang packaging. Sobrang cute. Parang naalala ko bigla, highlighter, pencil pen or ball pen ba yun nung grade school ako? Parang may ganito kung naalala nun na product na binibili ko sa National Bookstore. So they have 3 shades. So merong Peach My Day, merong Rose My Day, which of course, peachy undertone, pink undertone, and merong Cocoa My Day, which is brown undertone. The idea is, ayan, kapag in-open niya to, ayan yung first shade. Kapag in-open niya to, may second shade. Si open this one. Wait lang ah. Ayan, and meron pa sa ilalim. Kaya ko ba today? Ayan. So, ayan guys, may 4 different shades of lipsticks kayo sa isang product. Okay, just to show you guys, ito yung sa Peach My Day na shade. So, ito yung 4 na shades na meron dito sa isang product. So, nagulat ako na meron
meron pala silang ganitong formulation. As you can see, itong isang shade nila is parang medyo glossy na medyo sheer siya, which excited akong itry, guys, kasi for that natural look, magaganda yung ganyang shades and pang ombre. And ayan yung three other shades. Next is yung Rose My Day. So lahat ata sila, guys, meron ng parang sheer talaga, siguro just to prime the lips or for ombre look, for that natural look, meron kayong option for that. So ito yung kay Rose My Day na very sheer. Ayan, as you can see, kapag ginaganyan ko, makita niyo yung parang glossiness niya. And ito yung three other shades, which of course are very pink undertone. Okay guys, may nanalo na. Okay, so kung titignan nyo kasi guys, dito sa kanilang packaging, parang very warm pagka-brown. Pero once you swatch the actual products, the actual lipsticks, as you can see, it's a combination of warm and cool toned na browns. And meron din siya, nung again, yung very sheer and glossy na shade. And ayan, ang gaganda guys, lalo na in actual. Like, sobrang ganda. So syempre, I'm leaning towards using the brown shade kasi nga, brown na rin yung shade ng ating eyeshadow, ng ating blush. So, what I'm going to do guys is itry muna natin itong shade na to, yung sheer shade, kasi curious ako how it looks on the lips. And ayan, as you can see, dry yung lips ko, dry yung edges. So, itry na natin itong sheer na shade. Kapag isa-swatch nyo kasi siya sa skin, sobrang subtle, wala siyang gaanong shade. Pero kapag nilagay niya sa lips, kapag naghalo na siya sa color ng lips niyo, ang ganda tingnan. And it's so moisturizing, pero magaan siya sa labi. Ang ganda! Alam niyo, okay na ako dito sa first shade na to. Sige, babalikan na lang natin to, iswatch natin yung ibang shades. I-try natin na i-mix sila. So ito yung parang nude-ish na shade din. Parang gagawin ko silang ombre, ha? Tignan natin how it works if we combine all four shades. Ang ganda nito, guys. Very nude na flattering. Ayan yung topmost shade. Try natin haluan itong third shade. Guys, ang ganda din. Ang ganda din, grabe. Okay, last na. Para mahusgahan na natin ang todo. So, itong deeper shade nilalagay ko sa pinaka loob ng aking lips. To create that ombre look. Guys, ang ganda! Ang ganda! Wala akong masabi. Meron pa akong isang product pala na itatry. Pero gustong-gusto ko na to sa lips ko. As in, if you always watch my makeup looks, di ba ganito yung ina-achieve ko lagi? Yung parang very natural, hindi flat na lips. Very flattering pa yung shade nitong sa brown. And I'm sure ganito rin yung effect nun sa Peach My Day and Rose My Day. With, of course, obviously different undertones. Ayoko na siyang tanggalin. Pero may itatry pa tayo na last product natin, guys, from ChuChu Beauty. So, tatanggalin ko muna siya for the meantime. Pero ibabalik ko rin later. Okay, so for our last ChuChu Beauty product, so this is their Juicy Dew Tint. So this is only 199 pesos, guys, and they have a total of 6 shades. And sinwatch ko na sila, guys. Parang hagdan naman yung pagkakaswatch ko. Pero ang gaganda ng shades, as in. We'll just flash a photo para mas ma-appreciate nyo yung range of shades ng kanilang Juicy Dew Tint. And ang gaganda ng shades, guys. And meron ng mga nangibabaw sa akin na shades, although lahat ng shades parang promising talaga, to be honest. So, isa-swatch ko silang lahat, guys, ng mabilisan. So, you can see all the shades, kung ano itsura nila when applied on the lips.
Alright, so thoughts on the ChuChu Beauty Juicy Dew Tint. Ang pinaka-favorite ko na shade is, hindi ko alam kung halata naman kanina bang sinaswatch ko sila, is in the shade Deep Fig. So, binalik ko siya sa aking lips. Ang ganda-ganda nung formula. Alam nyo, naalala ko sa kanya yung Romand na Juicy Lasting Tint. Pero for some reason, mas magaan to sa lips, mas komportable. Mas gusto ko rin yung itsura niya sa lips. Iba yung dating niya sa lips eh. Parang mukha lang talagang healthy yung lips mo na naglagay ka lang ng gloss. Tapos yun nga, hindi siya malagkit. Hindi siya yung parang nagdidikit yung lips mo. And as it sets, ngayon napapansin ko, kasi dry rin yung lips ko eh, kaya okay sa akin yung mga ganitong formulation. As it sets, it goes one with your lips. Hindi siya yung parang nakapatong lang na product on the lips. So, dahil nga juicy yung kanyang formulation, hindi niya na-emphasize yung chap or yung dryness ng aking lips. Yun lang ang napansin ko, guys. I don't know if dahil ba ang dami ko na rin mga pinaglalagay na product from our swatching kanina. Pero si Cherry Cola yung medyo nakikita ko na merong mga parts sa aking lips na may mga buo-buo na product na kahit i-swipe ko, halata na merong mga nagsisettle na product. Siguro nga dahil sa kanyang shade. Pero so far, si Deep Fig yung pinaka-paborito ko na shade. So, ilalagay ko lang ulit to, guys, kasi ito yung pinaka-bet ko sa ating look for today. Okay, I am back. So, nilagay ko na lang ulit to. Pero, as you can see, yung Juicy Dew Tint kasi, nag-iiwan siya ng stain sa lips. So, it appeared a little bit deeper itong lipstick compared to when I applied it earlier, diba? Yun din naman ang maganda. Nagsistain siya. So, kahit kunyari matanggal na siya sa lips nyo throughout the day, nag-iiwan siya ng magandang natural stain on the lips. Okay, so now for my final thoughts dito sa ChuChu Beauty. Honestly, sabi ko nga sa inyo kanina, wala talaga akong expectation. Like, I have no idea kung ano yung review ng iba. And hindi ako nag-expect kasi gusto ko talagang malaman kung ano yung magiging first impressions ko. And I want to give you guys my honest, very, very honest feedback, honest review on this. I know you can agree kasi nakita nyo naman kung ano yung performance ng mga tinry natin na products. And alam nyo, kahit ang dami nang nire-release, ang dami nang available ngayon sa market na makeup products, na impress ako dito. Number one, because they are so affordable. And number two, because they are a newbie. It's a new brand. Lahat nagustuhan ko, guys. Wala akong hindi nagustuhan, to be honest. Like, ang naalala ko lang talaga na medyo nag-struggle ako is with the Cherry Cola shade ng kanilang Juicy Dew Tint. But that's it. Yung ibang shades, maganda lahat. The Skinny Brow Pencil is so good. Ang ganda ng formula. Again, sabi ko nga sa inyo kanina, it's not too slippery, it's not waxy, it's not too powdery, it's not fragile. Ang ganda ng effect niya on the eyebrows. This bento palette, so cute. Ang gaganda ng shades, guys. Ang gaganda ng combination of shades. And specifically, my favorite is more brown. From the eyeshadow palette and to the blush, sobrang ganda ng shade. As you can see, ayan yung ginamit ko ngayon. And ito rin, guys, sobrang nabetan ko yung formulation kasi it's very buildable and magaan siya sa cheeks. Hindi siya yung greasy sa cheeks. So, kung ano man yung inyong skin type, magugustuhan nyo yung formulation nito. And very, very buildable. Madali siyang i-blend. Madaling gamitin, magaan. And for the price, guys, ha, marami ng laman to. Matagal nyo itong magagamit. And ito, isa sa mga pinaka nang ibabaw sa na lalo na very unique siya. Parang sa kanila ko lang to nakita. And kung meron akong masasuggest na talagang as in, kung gusto nyo, isa lang muna itry nyo from the brand, ito yung pinaka maipapatry ko sa inyo kasi sobrang ganda nung effect niya on the lips. As in, nangibabaw sa akin tong product na to. Hindi ko in-expect actually na meron silang yung very unique na formulation, yung ngayon parang glossy na sheer, which makes the lips look so naturally juicy, naturally plump. Ang ganda nung effect, very flattering siya on the lips. Sobrang ganda nito, guys. Specifically, this one na tinry ko today, itong brown shade nila, sobrang ganda. And lastly, ito, I know ang dami ng parang juicy tint in the market, pero ang gaganda ng shade range nila and ang ganda niya mag-set sa lips. Lahat talaga, guys, promise, honest review, maganda lahat. And wala akong masabi. So, congratulations to ChuChu Beauty kasi I feel like they really thought of the brand. They really thought of the products kasi maganda lahat. Maganda yung performance. And also, hands down for releasing such affordable products. And again, sinasabi ko sa inyo, be boodled wisely. Hindi porke sinabi ko na maganda lahat, kailangan yung bilhin lahat. So, this is just a guide in case you are considering trying out the product. So, I hope this helps you guys. And let me know kung meron pa kayong mga other beauty-related video suggestions. Not necessarily review hauls or whatsoever. So just comment down below. Again, lahat ng links and details will be in the description box.
Thank you so much for watching this video. If you haven't subscribed yet, you might want to consider subscribing to my channel. Stay safe, guys. Stay healthy. And I will see you on my next videos. Bye-bye!